Dumagsana naman ng papuri mula sa netizen ng ating Pangulong Marcos o PBBM. Matapos ginawa ang paghahandog ng bulaklak para sa musileo ng pamilya Aquino, kung saan nakahimlay sina dating Senator Ninoy at dating Pangulong Cory Aquino at dating Noynoy Aquino III. Patunay lamang na ang ganitong gawain ni PBBM ang tatapos sa nakaraang matagal ng panahong hidwaan ng Aquino at ng Marcos. Ayon kay Romeo Kakananta, talagang ganyan ang ugali ng Pangulo nating Ilocano. Hindi siya nagtatanim ng galit, kaya tignan nyo na buhay pa ngayon ang unang ginang Imelda kasi ginagabayan sila ng ating Panginoon. Saludo ako sa iyo, Pangulong Bongbong. Ayon naman kay Eugenio Merto, kita talaga sa kanya ang napaka-humble niya. Kinain niya ang pride niya, pero yung mga dilawan, nako po. Ayon naman kay hindi ko alam ang pangalan dahil Chinese character, wala akong masay sa presidente natin, talagang mabuti ang puso. Imagine after 36 years na ginawa sa kanila ng mga dilaw, still siya pa ang unang rumispeto at nag-alay ng bulaklak. Ikaw lang ang presidenteng mabusilak ang puso, nasaan yung yellow crony? Why don't you pay respect to your yellow leaders? Nasaan ang yellow? PBBM is the man of good character. Kudos po, Sir BBM. Ayon naman kay Raymond Arsena, the best ka talaga, PBBM. No hurt feelings. Di ka talaga nagtatanim ng galit. I salute you. That's why we love you forever. God bless you always. Ayon naman kay Henry Bob, gustong sundan ni PBBM ang nasa Biblia na mahalin mo ang kumakalaban sa iyo. Ganun yon. Mga ka-BC, ano ang masasabi niyo sa ganitong gawain ng ating Pangulo? Ganito ba ang halimbawa ng kanyang adhikain na pagkakaisa? Kayo'y bumaboto para sa pagkakaisa! Kayo bumaboto para sa pagkakaisa! Kayo'y bumaboto para sa pagkakaisa! Kayo! Umaga! Bagong Pilipinas! Ako po si Noel BC at ito ang One News! Report! Rewind! React! Respect! Ang mahalagang pag-usapan natin ngayon, nandiyan na. Ayun hong pag-aalay or pagpapadala, pagbibigay ni Pangulong Marcos ng flower o bulaklak sa puntod ng mga Aquino. Diyan sa may Parañaque Memorial Park. Ano inyong masasabi diyan? Nagpadala po ng bulaklak ang Pangulo doon po sa mag-asawa at mag-ina, pamilya. Kasi nandoon yung dating senador Ninoy Aquino. Okay? Nandun ang dating Pangulong Cory Aquino. Nandun ang dating Pangulong Noynoy Aquino III. Ayun o, magkakasama dun sa Parañaque Memorial Park at nagpadala ng flower. First time po ito na mangyari. Ngayong Pangulo ang ating, ngayong Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos, first time po silang magpadala ng bulaklak. At maganda itong, ako nakikita ko dito, maganda ito. Baka ito yung tunay na at totoong pagkakaisa. Kung yung mga gunita noong araw na wala sa, hindi pa nakabalik sa kapangyarihan ng mga Marcos, walang bulaklak na ganyan na ipinadala sila, kundi ako nakakamay. Ano, ha? Alam ko ngayon lang. Pero maganda ito dahil Pangulo ang nagpadala mismo, Office of the President, President Ferdinand Romualdez Marcos, dun po sa puntod ng mga Aquino. Tatlo nga yun eh. At pinagmilaki pa nga, ipinost pa na nga sa social media ni Chris Aquino, yung anak na bunso ng mga Aquino. At syempre, natuwa din sila dahil naalaala ng ating Pangulong Marcos ang puntod or mga labi ayon hong pinaglilibingan ng mga Aquino. Dating senador, dating pangulo, dalawa ang dating pangulo, yung mag-ina. So, eh kung natuwa yung mga pamilyang Aquino, eh dapat matuwa din yung mga dilawan at iba pa. Walang politika yan. Talaga lang hong, yan yung personal na kailangan ipinagkaloob ng ating Pangulo na bulaklak. Nag-alay o nagbigay, lalaki ng bulaklak na ipinadala. At nandun, nakatayo dun sa mga puntod ng mga Aquino. Nag-viral na nga yan sa social media, di ba? Kasi first time at saka magandang simula. After 4 months and 1 day ng
or 2 days po, tama, 4 months and 2 days, kasi noong October 30, eksaktong 4 na buwan si Pangulong Marcos bilang Pangulo, at ngayon ni Auno na, kaya 2 days, at first time, first year ng kanyang bilang Pangulo at undas at unang taon bilang Pangulo ng ating Republika. So ito ba yung, ano ba ito, reconciliation na ba ito? Dati na naman nag-uusap sila, o ito talaga yung tunay na pagkakaisa, babangon muli, ha? Na ganyan ang respeto at pag-alaala ng Pangulong Marcos sa mga Aquino. So kayo pong mga nanonood at nakikinig dito at sa abroad, ano pong inyong mensahe dyan? Ano pong inyong masasabi dyan? Ako, nung makita ko, sabi ko, okay ito. Yung pagrespeto ng Pangulong Marcos at pinahalagahan ang araw na ito, araw ng mga patay, undas nga po, eh, malaking bagay yan. At palagay ko, eh, nagustuhan niya ng mga Aquino. Kaya nga, si Chris Aquino, hindi ko alam kung nasa si Chris Aquino ngayon, di ba, nasa papagamot yan, ay siya pa yung nagpost sa social media. At ang lalaki ng flower na ibinigay ng Office of the President. So, ang ganda nito. Ah, na tunay na pagkakaisa total yung mga yung naman lehitimo Aquino ay tahimik na eh. Di ba? Kanya mga gunita, wala kang gaano naririnig sa mismong Aquino. Lalo na yung pamilya ni Chris Aquino, di ba? Tahimik sila. Si Chris, kay mga kapatid, tahimik naman. So ito ho yung maganda. Sabi nga natin eh, mula sa puso, mula sa personal na diskarte at pananaw ng ating Pangulo, kaya sinagpadala pakikiisa or pakikiramay or pag-alaala. Ayun, ang tama, pag-alaala. Paalaala, ano? Pag-alaala. Kaya nag-alay ng bulaklak sa puntod. So, nandun o, sa Paranaque Memorial Park. Magandang galaw yan. Alam naman natin ang mga Aquino at Marcos ay matagal na hindi nag-uusap, na ilang dekada. Pero lately, nag-uusap na rin sila. At lalo na si Chris Aquino, nakipag-uusap naman dati. So, ngayon, ito na. So, magandang galaw ito, magandang mensahe ito, dahil ipinapakita yung makatao, makakapwa, okay, bilang isang pangulo. Leader by example, yun ang ayos na ayos doon. Leader by example, ipinakita ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., o Romualdez Marcos, yung kanyang leadership na para sa kanya bilang pangulo ay pagkakaisa talaga. Kalimutan ng politika, kalimutan ng ano, at maaaring magtulungan. Ayan, di ba? O kayo mga dilawan dyan, yung mga kaalyado ng mga Aquino, ano yung naramdaman dyan? Baka may masabi pa kayo dyan, lalo na po yung mga artistang until now ay dilawan at hindi matanggap ang, hindi makamupon, ano ha? Hindi nila matanggap na Marcos na ang administration ngayon. So ano yung masasabi sa galaw na yan? Palagay ko naman, eh, wala na kayong makikitang negative dyan. At yan, pag ginawa pa yung negative yung galaw na yan, iwan ko lang sa inyo kung may maniniwala pa. Ayan ay simbolo ng siguro ay hindi lang respeto kung hindi pagkakaisa talaga. Yan naman ang gusto ng ating Pangulo, pagkakaisa, babangon muli. At pag yan ang nangyari kasi, ang laki ng chance na talaga umulad ng bansa at magtagumpay ang Pangulo sa kanyang mga plano sa administrasyon at para sa bayan. Nasisingitan lang itong kalamidad katulad niya nitong si Paeng, grabe. Ang tindi po ng damage. Kaya ayun, nandun po sa Mindanao. Namigay ng mga food pack at nakita sa pamagitan po ng aerial inspection sa Island Chopper. Doon sa Presidential Chopper, dyan po sa Maguindanao. Kaya kung ano yung ginawa doon sa Cavite kahapon, hindi nang ginawa sa Mindanao. At nandun ang Pangulo kasama ang mga kabinete na pwedeng tumulong. Ang dami na pala ng biktima sa Maguindanao. 500,000. At 500,000, tapos 81 yung namatay, 17 nananatiling nawawala. Pero ito yung SOP, Standard Operating Procedure, na sabi ng Pangulo para mahusay, mabilis ang pagbigay ng tulong. Okay na okay yan. Yung magandang nakita ko doon at galaw na talaga maayos. Ang pagtulong ng Pangulong Marcos at ang administrasyon ay tuloy-tuloy po sa magitan ng mga department kasi nga itong DSWD, Public Works, at kung ano-ano pa, DILG, Department of National Defense, ang forces, lahat-lahat po. Merong 442 barangay ang naapektuhan
Yan po sa may Bangsamoro region. Okay? Ganong katindi. Aha. Lupit, ano? Ganong ka? Grabe, 442 barangay. Nawak nun. Eh, ilan libo ba ang tao sa isang barangay? Diba? Kaya nga yun, more or less 500,000, kalahating milyon ng mga mamamayan sa Bangsamoro region ang naapektuhan nitong si Paeng. Kaya naman, dahil nakita yung matinding landslide na pinanggalingan ng pag-uho ng lupa, kitang-kita doon sa chapter kanina, sa magitan ng picture at video ng Office of the President, talaga hong malaki yung bumigay na bahagi ng bundok eh. Yan ang mabigat. Kung paano bibigyan ng solusyon. Ang mahalaga, nandiyan ang Pangulo at tumulong sa kanila at nangakong tutulong, magpapatuloy ang pagtulong. Sabi nga ng Pangulo, kahit madoble-doble pa yung mga tinutulong, sige lang, basta bigyan lahat. O di ba? Ang ganda nun. Parang bawal magutom, bawal ang wala. Dahil lahat meron, dapat makakaroon. Ayun. So, yan po yan. Mga walang holiday, katulad natin sa media, walang holiday ang Pangulo. Special holiday kahapon, non-working holiday, trabaho, ngayon din ganun din. November 1, trabaho rin. So, yan po. Mm-hmm. Pag yan ay may mga nasabi pa kayo, ayaw mo lang. Mag-move on na kasi. At pagka nagtulong-tulong, nagsama-sama, ang laki ng chance talaga sa pag-unlad ng bansang ito, lalo na po itong climate change. Problema ito ng mundo. Kalamidad, problema sa kalamidad. Problema din natin, lalo ng mga Pilipino. Dahil tayo ay maraming mga isla. Ang mga islang ito ay kung dyan po nanggagaling yung mga maraming tubig at mga landslide dahil nga ho sa galing sa kabundukan na nagpupunta sa mga residential or mga highway, local and national road. Kanina sinasabi ng isang ng governor ng Maguindanao, tama ba yung naririnig ko na parang yung kali papunta ng Cotabato.